Ayan, magandang araw sa lahat at maraming salamat sa panonood dito sa ating channel. Ang magiging biyahe natin ngayong araw ay sa Dupinga, sa Arco ng Dingalan, Aurora at pagkatapos ay tutuloy sa Gabaldon Falls. Time check tayo, alas 8 ng umaga, location natin, General Natividad. Mula General Natividad hanggang Dupinga ay kailangan ko pumadyak ng 36.82 kilometers. Mula naman sa Gabaldon proper hanggang sa Arco ng Dingalan, kailangan kong pumadyak ng 5.11 kilometers. Mula pa rin sa Gabaldon proper hanggang sa Gabaldon Falls, kailangan kong pumadyak at mag-hike ng 3.33 kilometers. Nandito na tayo ngayon sa Talabutab Sur. Kung mapapansin nyo, marami nagbibilad ng palay kasi maganda yung panahon. Pero mamaya makikita nyo may hindi inaasahang bagay na mangyayari. Marami nga palang parte ng kalsada dito ang kasalukuyang ginagawa kasi sinira na ng mga heavy equipment. Papasok na tayo ngayon sa Palayan City. Dito na tayo sa Palayan City Business Hub. Bili muna tayo ng supply dito sa 7-Eleven ng Palayan City. Kung mapapansin nyo, maganda yung panahon pero sa totoong buhay mayroong bagyong paparating. Dito na tayo ngayon sa Salupungan. Kung mapapansin nyo, yung pakanan ay papunta sa Laur, Gabaldon, Dingalan at sa General Nakar sa Quezon. Ito nga pala yung tinatawag na bitukang manok dito sa Nueva Ecija. Madalas ang aksidente dito dahil nga doon sa kurbada ng pagkakagawa ng kalsada. Nandito na tayo ngayon sa harap ng munisipyo ng Laur. Habang nagpapahinga ako sa gilid ng kalsada, may nakita akong kakaibang palay. Ang kulay niya ay purple at ang butil ay kulay black. Hindi ko sigurado kung ito yung tinatawag na black rice. Papasok na tayo ngayon sa tulay ng Batu Ferry. Ang ilog ng Batu Ferry ay sakop ng bayan ng Laur. Maraming mga turista kagaya nitong mga ito na tumitigil talaga sila dito para mag-picture kasi maganda yung background ng mga bundok. Pero sa ngayon hindi kita kasi nga maulap. Malapit na tayo ngayon sa Gabaldon. Ayan, nandito na tayo ngayon sa Dupinga. Ang entrance pala dito ay 20 pesos per head. Ang cottage ay 700, good for 10 persons. Pwede rin mag-overnight pero hindi pwede dito sa baba at doon sa taas may designated area. Alam mo ba kung ano to? Ha? Nakakain yan. Diba? Lima kayo magkakapatid?
Dito rin sa Stone 8, malamig at malinis yung tubig galing sa bundok kaya masarap maligo. Dito rin sa Valley Breeze, maganda naman yung pagkaka-organize sa landscape nitong resort nito. Mula dito sa town proper ng Gabaldon ay didiretso na ako sa Arco ng Dingalan. Munisipyo ng Gabaldon. Kung mapapansin nyo, maraming nakapilan sa sakyan kasi ngayon ang araw na pinapayagan na ng Dingalan na makapasok ang mga turista basta merong complete vaccination card at ID. Ganito kadami yung mga tao na gustong makapasok sa Dingalan. Susunod natin pupuntahan ay yung Gabaldon Falls. Dito ako dumaan sa likod ng Eco Park kasi mas malapit dito. Ang problema, medyo rough road lang pero mas maigsi ang lakad dito kumpara doon sa loob ng Eco Park. Para marating yung Gabaldon Falls mula doon sa designated parking area, kailangan lumakad ng 20 to 40 minutes depende sa pacing. Pagkatapos kong marating yung falls ay uwian na, pero bumuhos ang malakas na ulan dahil sa sama ng panahon. Para sa mga ganitong panahon, lagi akong nagdadala ng poncho at waterproofing plastic para sa aking mga gamit.